What's up mga kabengbeng, and for today's video ay maglalaro tayo sa Strike 1 Earth of Gamesite. At excited na ako sa mangyayari ngayong araw dahil ito ang ating unang laro ngayong taon. Sa video na ito, hindi lang basta laro ang ating masasaksihan, kundi pati na rin ang samahan, diskarte at walang katulad na kasiyahan sa paglalaro ng Airsoft. Kaya't ihanda ng inyong mga sarili dahil ito na ang simula ng ating bagong kabanata ngayong taon. Handa na ba kayong sumabak sa labanan kasama ko? So, ayun, nandito na tayo sa loob ng arena at naghahanda na para sa laban. Ang Marshal ay nagbibigay rin ng mga paliwanag tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin. Makinig! Makinig ko lang sa inyo yung rule. No to zombie! Ano ang ibig sabihin nito? Bawal lang mangunat. Bawal ang mangunat. MPS, alam niyo naman na, 450 rifle, DMR 500, bolt action sniper, H550. Pilaws, may pistol lang ang pwede pumasok. Kung papasok yung mga rifle, dapat may kasama sa nakapistol. Pero may consequence. Siyempre, hindi ka pwede makaputok sa loob. So kung napatay yung kasama mo nakapistol, dead ka rin. Kasi kahit naputokan mo siya ng rifle at naputokan ka niya ng pistol, manalo pa rin siya kasi bawal nga ang rifle magpaputok sa loob. Tapos, no blind firing! Wala yan. Kailangan naka-aim. Next, wala nang magkasabi kung nasaan yung carrier kapag ka na-dips na kayo. Limbawa, pagkatapos sabihin ng Marshal ang mga dapat naming gawin ay nagtipon-tipon na kami para magpa-picture para may remembrance kami sa event na ito. Sa YouTube? Parfly? Oo nga. Kaya nga may mga video ka sa T-Shabit Hindi ko inaasahan na may makakilala sa atin dito. Nakakatuwa dahil ang ibig sabihin lang nun ay napapanood nilang mga video natin. Ito'y isang malaking karangalan para sa atin. Ang kanilang support at interest ay nagbibigay sa atin ng motivation para gumawa pa ng maraming content. So ayun, wala nang maraming satsat. Tara na, let's get this game started! Nag-start na ang game at medyo kabado ako dahil first time ko lang gumamit ng sniper rifle. At hindi ko rin kabisado ang lugar kaya medyo alanganin ako sa puntong ito. At hindi ko rin alam kung saan nakapwesto yung mga kalaban kaya naka-standby lang ako sa mga pwede nilang puntahan. Nakaka-excite na nakakakaba, lalo na kapag bago tayo sa isang bagay. Pero alam ko, this is all part of the learning process. Hindi naman natin agad-agad mamamas sarang isang bagay sa unang pagkakataon, diba? At dahil hindi ko sila makita ay lumipat na ako ng ibang pwesto para hanapin kung saan sila nagtatago. At sa pagkakataong ito, nakakita ko ng isa na nagtatago sa dilaw na plug. Sayang at hindi natin natamaan, bawi na lang tayo next life. At yung isang sniper namin ay nakatama na ng isa, kaya eto, pauwi na siya. Diba, sana all? Wow! So, eto nga po pala si Kuya, yung isang sniper namin na nakatama doon. Naghahanap din siya ng mga kalaban dito. Kaya naman, lumipat na ako ng ibang pwesto para hindi na rin makaabala sa sniper namin. At sa pagkakataong ito, nakakita na ako ng kalaban. Feeling ko sa part na to pinagkakaitan ako ng hit. Hindi kasi ako makatama eh. Pero sabi naman nila, 'di ba? Try and try until you die.
Kaya ayan, pati kakampi ko binabaril ko rin. Akala ko kasi kalaban eh. Kuya, kung sino ka man, pasensya ka na. Bulag kasi yung kakampi mo eh. Alam nyo, dinadaan ko na lang kayo sa joke kasi wala akong tinatamaan. Buti na lang, magagaling yung mga kakampi ko at nakakatama sila. Katulad nyan, si kuya pauwi na. Wow. At ayun na nga, natapos ang game na wala tayong tinamaan. Pero okay lang yun dahil baka makabawi tayo sa susunod na game. At dito nga ay tinitesting na ni kuya yung baril ko. At tinuturo niya sa akin kung saan madalas nagtatago ang mga kalaban. Malaking tulong ito para malaman ko kung saan ako dapat magtago upang abangan ng mga kalaban. Habang nag-uusap ang mga kasama ko ay nagsimula na rin ang game. Kaya naman dali-dali na kaming tumakbo kung saan kami dapat pwepwesto. Mahirap na, baka maunahan. So ayun na nga, na-hit dito ang isa sa mga kakampi ko. Kaya inutusan ko si kuyang nakapute na mabuhayin si kuya. 1, 2, 3. Okay, buhayin mo si kuya. At dahil nga nakatingin ako sa mga kampi ko, hindi ko namalayan na may nakukunan pala ako ditong kalaban na nagtatago lang sa damuhan. Dito ay tinuturo sa akin ni kuya kung saan nagtatago yung mga kalaban. Ito may puti. Nandun, lulutang yung ulo dyan. Kaso hindi ko abot, kaya nagpalit kami ng barel at siya na lang yung nag-snipe. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya ako. Mataas. Nakasa na? Sige, nakakasa na yun. Matangkad ka kasi kuya, kaya rin ka mo siya. Sa bahay. Oo. At ayun nga, nahihirapan ako dito tanggalin yung baril ni kuya. Pero si kuya, focus lang sa titirahin niya, oh. Pagkatapos ko makuha yung baril ni kuya rito ay pumwesto na rin ako sa titirahin ko para mabackupan ko siya sa mga kalaban. At pagkatapos ng game na yun ay lumipat naman ako ng ibang pwesto para makabisado ko na yung lugar. Mahirap kasi pag walang alam, kaya eto, nangangapa tayo. So ayun, natapos talaga yung game na wala talaga akong tinamaan kahit isa. Pero hayaan nyo guys, babawi ako sa 21 para naman may mas maganda akong video na maipakita sa inyo. Ganun talaga eh, sanayan lang siguro talaga ang pag-i-sniper. Pag-aaralan ko pa yan sa susunod. Nag-enjoy naman ako kahit papana eh, kayo ba? Nag-enjoy ba kayo? Hayaan nyo guys, sa susunod, siseryosohin ko na talaga yung laban. So ayun guys, dito ko natatapusin yung video natin ngayon. And see you in another vlog. S1, in-invite ko kayo na maglaro ng airsoft dito sa Striker 1, Daang Hari. Alright. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod pa nating videos. Thank you.